May kalahating oras na siyang nakaharap sa computer ay kung bakit wala pa rin ideyang pumasok sa isip niya. At naiinis siya kapag ganoong gusto na niyang magtrabaho ay ayaw namang gumana ng imahinasyon niya. Kahit ano na lang, sa loob-loob na nga niya kanina, malapit ng deadline mo at kailangan may maisubmit ka. Kahit ano na lang, hindi naman matanggap ng kalooban niya na gumawa ng maski ano na lamang na teorya. Naisip niyang kaya nga siya nag-number one ay dahil pinaghirapan niyang marating ang posisyong iyon. Hindi niya sisirain ang kanyang pangalan sa paggawa ng basurang istorya para lamang mabit niya ang deadline. Pero talagang walang pumasok na ideya sa isip niya. Totoo nga yata ang madalas na sabihin ng mga kasamahan niya na bawat manunulat ay nagkakaroon ng mental block. Ayaw sana niyang paniwalaan pero ganun nga yata. Panapanahon sa buhay ng isang manunulat ay may mga sandaling hindi. Mapilit ang sarili na magsulat dahil ayaw dumating ang ideya. May kasamahan naman niyang sabi na ang talent ay nasa someone na susundo wika nito. Kapag ginusto nila at gusto niya iyong paniwalaan, pero heto nga at kalahating oras na siya sa harap ng computer ay hindi siya makatipan ng anumang letra. Kakaiba sa mga panahong ganado siya na parang hindi maubos-ubos ang ideyang dumarating sa isip niya. Sa tutunog na telepono sa tabi ng computer, waring nais mapabuntong hiningang inangat niya ang receiver. Hello? Tita Natalia! Boses ni Suzanne ang sekretarya. Sa Books to Treasure, ang kumpanyang nagpa-publish ng kanyang mga libro, nakasanayan na ng mga ito at ng mga kasamahan na tawagin siyang tita. Suzanne. Pilit pinasisigla ang tinig na sabi niya. Pwede ka ba mamaya na ma-interview? Nino? Mga estudyante taga UP. Required daw sa kanila. Saglit lamang siyang nag-isip. Wala naman siyang pupuntahan. Hindi naman siya makapagtrabaho dahil blanko nga ang utak niya. Anong oras? Bahala ka kung anong maluwag sa'yo. Kung 2 PM. Sige, itatawag ka sa kanila. Nakatape lang ba ang interview? Nakatape, tsaka nakabideo. Okay. Nilinaw lamang niya iyon para mapili niya ang tamang isusuot. Nadismaya siya na makita ang ternong hinahanap. Light green na blazer at slacks na ang panloob ay printed white and dark green. Isa ang ternong iyon sa mga paborito niya. Katunayan ay marami siyang shots noong nag-autograph signing sa Singapore na iyon ang kanyang suot. Sosyal na sosyal naman kasi ang dating niya kapag ang nasabing terno ang suot niya. Very dignified kahit 22 lamang ang edad niya. Ang dating ay successful and mature na career woman. Liston sa pagkakaplantsa, maging ang liston ng blazer, ay maliit. Ang nagsiklab na galit na Paris ng daddy. Nadismaya na nga lamang dahil alam niyang sayang lamang kung magagalit siya. Talo siya. Baka mapaaga lamang ang pagkaka-wrinkles niya. Ilang beses pa niyang tinuruan ng tamang pamamalantsa si Isabella. Sa harap nito, ay madalas siyang magdemonstrasyon kung paano plantsahin ng ganito at ganoong klase ng damit. Kabilin-bilinan pa niya, ayaw niya ng kahit may isang lukot man lang sa mga isinusuot niya. Kaya dapat labisahin mabuti ni Isabella. Ayaw niyang nadodoble ang liston. Ngayon ay heto. Hindi lamang doble ang liston ng pantalon kundi tatlo-tatlo pa. Naiilang na inalis niya sa pagkakahanger ang turn ng blazer at slacks. Balak niya ay siya na lamang ang ulit mamalansya sa mga iyon, bagay na karaniwan naman nang nangyayari. Pero sa huling sandali ay naisipan pa rin niyang kausapin si Isabella para ito mapagsabihan ng maayos. Sawa na siyang pagsabihan nito ng pie blood, baka sa maayos na pagsasalita ay doon makuha. Reverse psychology, wika nga. Kahit galit na siya ay gagamitan pa rin niya ito na mahinahong tinig ng pilit ng ngiti. Hinanap niya si Isabella sa kabuuan ng condo unit. Sa silid ng babae niya ito natagpuan, kampanteng nagbabasa ng tingin niya ay pocketbook na sinulat niya. Ay, Ate Natalia! Pagulat pang sabi nito na makita siya. Bumangon ito kaagad buhat sa pagkakahiga sa kama. Bumasok siya ng silid. Wala na akong trabaho kaya nagbabasa ako. Parang paliwanag sa kanya ng dalaga. File ko yan ah. Puna niya sa hawak nitong libro. May plastic cover kasi iyon at may nakasulat na file sa gilid. Sinulat sa itim na pentel pen. Oo, hinihiram ko muna kasi hindi ko pa nabasa ito sa probinsya. Isasali ko rin ate. Iyon lamang ay dagdag na dapat niyang isermon sa karap. Pero nagsawalang kibo na lamang siya. Hangang-hanga kasi ako sa'yo, ate.
Nakangiti nang sabi ni Isabella, noon pang nasa probinsya ako at hindi kita nakikilala, fan mo na ako. Natigilan siya. Parang nawala sa timing ang tangka niyang pagsasermon. Ang galing-galing mo kasi, nakaka-inlove ang mga gawa mo, parang totoong-totoo. Isabella, kahit magtiis akong mag-ipon, ginagawa ko para lang makaupa ng libro mo ate kasi pag nagbabasa ako ng istorya mo, para bang ini-imagine kong ako yung bidang babae roon. Binuntutan pa ni Isabella nang inosenteng hagik-gik ang sinabi. Naawa na siyang ituloy ang pagsasermon dito. Wala namang kaide-ideya ang dalaga kung bakit niya ito pinuntahan sa salid nito saka pakiramdam niya ay magiging awkward sa kanila pareho kapag pagkatapos ng mga pamumuri nito ay papagalitan naman niya. Paano mo nagagawa ang mga ganon ate? Ang alin? Yung magandang kwentong ganon na parang totoong-totoo? Ewan ko. Siguro, mahal ko lang ang trabaho ko kaya pinagbubuti ko. Hayun na! Naisip niya. Kahit paano ay nakapagparinig din siya, baka maumpisahan pa rin niya ang gustong i-bring up kay Isabella. Pag mahal mo kasi ang ginagawa mo, pipilitin mong mag-exile doon. I mean, pagbubutihin mo, hindi para lamang mapuri ka o maging sikat. Sa uli naman dumarating iyon. Bale, reward ba? Premyo sa pagsisikap mo. Nang mapabuti ang anumang endeavor o trabaho, pagbubutihin mo ang trabaho mo dahil gusto mo. Titig na titig sa kanya sa Isabella, halatang absorbed sa mga sinasabi niya. Kaya maraming empleyadong hindi umaasenso sa trabaho nila. Pagpapatuloy niya, kasi hindi nila masyadong mahal ang mga trabaho nila. Tingin nila, trabaho lang talaga iyon. Hindi nila ine-enjoy. Yun nga. Nagtrabaho lamang sila ayon sa hinihinging oras na halos madaliin pa nila para matapos. Magiging kabagot-bagot sa kanila ang trabaho pag ganun. Paano dapat ate? Dapat ituring mong isang laro ang trabaho. Isang bagay na gustong-gusto mong gawin na kahit hindi ka bayaran gagawin mo with excellence. Huh? Ibig kong sabihin yung ipakikita mo ang lahat para mag number one ka. Ganun naman tayo pag naglalaro, di ba? Gusto natin laging manalo nang nag-e-enjoy pa tayo. Pag ganoon ang attitude ng lahat ng tao sa pagtatrabaho, aasenso siya agad. Dahil mapapansin sila ng boss nila at bibigyan ng premyo. Halimbawa, itataas ng pwesto o dadagdagan ng sweldo. Ganun ba ang ginagawa mo, ate? Halatang interesadong tanong ni Isabella. Kaya number one ka? Kaya pinakamataas ang bayad sa iyo sa opisina? Oo. Kasi nga, gusto kong ginagawa ko. Enjoy ako, kaya tinitiyak kong magaganda ang gawa ko. Pinagbubuti ko. At ganoon dapat ang attitude ng mga tao sa trabaho. Halimbawa na lang ay pares mo. Napakunot ang noon ni Isabella. Di ba't namasukan ka katulong? Oo. Utos ng nanay ko. Pwes, dapat gawin mo rin ang lahat para maging magaling kang katulong. I mean, pag-aralan mo mga itinuturo sa iyo ng amo mo. Mag-obserba ka kung paano ginagawa ng tama ang mga bagay-bagay. Tandaan mo, piliting ganun ang gawin. In the end, tiyak na mapapansin ka at matataasan ang sweldo. Mamahalin ka ng pinagseserbisyohan mo. Yung iba nga, sa tuwa nila sa katulong nila ay pinag-aaral pa. Lumungkot na bigla si Isabella. Alam mo, kung akong nasa kalagayan mo, may halo ng pambubolang sabi niya rito. Tiyak na mamahalin ako ng todo ng mga magiging amo ko. Yun bang hindi na nila gugustuhing umalis pa ako sa kanila kasi gagawin kong lahat para maging the best maid ako. Paano yun? Pag sisirbihan ko nga sila ng todo, aayusin ko yung trabaho ko para hindi nila ako mapagalitan. Iyon eh dahil gusto mong ginagawa mo, ganun ang sabi mo, di ba? Oo. Medyo nalito siya sa takbo ng salita ni Isabella. Paano kung hindi ko naman gusto na maging ganito, ate? Ang nanay ko lang ang pumilit na maging katulong ako. Natigilan siya. Oo nga naman, naisip niya. Para tuloy siya ang tinamaan ng sarili niyang konsepto. Nabigyang katwiran niya ang kawalan ng pagmamahal ni Isabella sa trabaho. Hindi ito makapag-excel dahil hindi nag-e-enjoy. Hindi enjoy dahil in the first place ay hindi naman ito gusto ang napasukan. Kahit na, paiwas na sabi niya. Dapat, narito ka na. Gawin mo na rin ang the best. Parang yung kasabihang do the best you can in every endeavor.
Nasasabi mo lang yan ate kasi hindi naman mangyayari ang halimbawa mo. Hindi ka naman maaring maging pares ko. Bakit hindi? Aba, kung may chance nga lang na mangyari iyon, ipapakita ko talaga sa iyo kung paano ko gagawing mahalin ako ng mga amo ko dahil sa pagseserbisyo ko. Ngumiti lamang si Isabella na parabang sinabing, eh hindi nga mangyayari ang sinasabi mo. Pero ako ate, anito sa masigla ng tinig. Gusto ko nga mapamahal sa amo ko. Nabuhayan siya ng pag-asa. Nakuha na yata ni Isabella ang kanina pa niya gustong iparamdam. Pwede kaya yon? Ang alin? Ang mahalin ka ng amo mo? Paris na mga pantasyang nababasa ko sa mga libro mo. Napaawang ang mga labi niya. All the while ay siyang inakala niyang among tinutukoy ni Isabella. May magkagusto rin kaya sa aking mayamang lalaki na gwapong-gwapo pa? Tumingala pa. Bakit nga hindi? Sa loob-loob ni Natalia ng gabing iyon habang nakaupo sa harap ng computer. Bakit nga hindi niya paksain ang isang tulad ni Isabella sa kanyang nobela? Total naman, madalas na ganoon ang tema niya. Istorya ng mga karaniwang babaeng na ibig ng mga lalaking gwapo na ay mayaman pa. Alam kasi niyang karamihan sa mambabasa nila ay mga empleyada, guro, sales girls, factory workers, tindera, estudyante, mga simpleng may bahay, domestic helpers dito o sa abroad, at iba pang pangkaraniwang babae na lagi na'y nangangarap na hanguin sa kahirapan ng buhay ng isang lalaking mistulang knight in shining armor. Parang naging formula na niya na i-identify ang mga pangkaraniwang babae sa lipunan sa mga pangunahin niyang karakter sa libro. Dahil napatunayan niyang epektibo iyon sa larangang kinaroroonan niya. Pero kahit kailan, hindi pa siya pumaksa ng isang katulong sa bahay bilang isang bidang babae sa alinmang nobela niya. Kay Isabella ba niya iyon uumpisahan? Bueno, sabi ng isip niya, pagbibigyan niya ang kahilingan ni Isabella kahit madalas siyang naiinis dito. Gagawa siya ng istorya tungkol sa isang maid na naibig ng mayaman at gwapo nitong amo. Kinuha niya ang notepad na laging nakatabi sa computer. Itinala niya ang mga importanteng bagay na kakailanganin niya sa pagsisimula ng isang bagong nobela. Pangalan ng babae? Saglit lamang siyang nag-isip. Isabella, kaparis ng hiling ni Isabella. Pangalan ng lalaki? Doon siya medyo natagalan. Mahilig kasi siya sa magandang pangalan ng lalaki sa kanyang bida. Yaong class na ay parang himan na himan pa ang dating. May personalidad, may authority. Dave! Naisip niya. Isinulat niya ang pangalang iyon sa notepad. Ano si Dave? Bakit mayaman? Negosyante siya. Konektado sa real estate. Kapares ni Mommy. Isinulat niya iyon sa notepad. Kasunod niyon, binuuna niya ang iba pang detalye para magmistulang tunay na tao ang kanyang mga karakter. May background, may kani-kaniyang pamilya at pinagmulan, may sari-sariling ugalit, prinsipyo sa buhay. May tiyak na kinaroroonan sa mundong ito. Dahil alam niyang kung wala ang mga iyon, ay mahirap maging tunay na tao sa paningin ng readers ang kanyang mga tauhan. Kung pagagalawin agad niya, nang hindi pa man nabibigyan ng kabuuang identity, ay magmimistulang karikature lamang ang mga iyon na pinaakto niya ayon sa kanyang kagustuhan. Nang maging sa sariling isip ay makumbunsi niyang meron ngang Isabella at Steve na nag-e-exist sa mundo, humanda na siya para gawin ang unang karakter. Nasa unang chapter siya, doon siya nahinto. Dahil di niya malaman kung paano at saan sisimulan ang istorya, sinimulan niya sa isang simpleng eksena. Nagihirap ang mga magulang ni Isabella sa probinsya kaya ito namasukan. Sa bahay nga ng mayamang lalaking nagkagusto rito, hindi niya nagustuhan ang treatment, masyadong abrupt. Binura niya sa computer ang nagawa niyang chapter. Nagsimula siya ng iba. Ang eksena ay sa malaking bahay na ng lalaki nang una nitong makita ang bagong pasok na katulong. Naakit agad ang lalaki. Pangit pa rin ang dating sa pakaramdam niya. Hindi niya mabigyan ng tamang description ng feeling ng dalawang pangunahing tauhan. Ni hindi nga niya malaman kung kaninang point of view ang gagamitin niya. Kay Dave ba o kay Isabella?
Tinigilan na niya ang pag-iisip ng pagkaraan ng ilang sandali ay wala pa rin siyang maisip ng magandang paraan ng pag-uumpisa. Sumasakit na kasi ang ulo niya. Manonood na lamang siya ng peta at baka kahit papaano ay makapulot siya ng ideya. Hindi naman siya ganap na makapagkonsentra sa pelikula nang nanonood na siya. Naisip niya ang istoryang hindi niya nasimulan. Bakit ganoon? Tanong niya sa isip. Hindi mo ma-feel ang gusto kong sulating istorya? Kailangan bang maranasan ko muna kung paano maging maid para maging authentic ang isinulat ko pares ng sabi ni Christina? Wala nga namang gayahin niya si Riza Marina Pag-asa na kapag may kailangang pumasok ng gay bar para authentic nitong ma-describe ang pook ay ginagawa nito. Ang lagay ba'y mamamasukan siyang maid para maramdaman kung paano talaga malagay sa lugar ang isang pares niyon? Weird! Napapangiting na isip niya, pero hindi nga ba't karaniwan ng masabihang weird naman daw talaga ang mga writer na pares niya? Sabado kinabukasan, araw ng bowling niya. Kasali siya sa Saturday Bowlers Club kung saan 2 taon na siyang miyembro. Si Christina ang nag-introduce sa kanya dahil mas nauna ito sa pagbo-bowling. Mas matagal ng miyembro ng nasabing club na ang tournament ay ginaganap tuwing Sabado. 5 ng hapon, nakasanayan na niyang dinadaanan si Christina sa Project 6 bago sila tumuloy sa Orger Lanes na nasa Abra Street sa likuran ng Munoz Market. May kotse kasi siya at si Christina ay wala, kaya siya ang laging sumusundo rito. Nang hapong iyon, ay si Mommy Tessie ang nagpatuloy sa kanya nang sunduin niya si Christina. Bihis na ho ba si Christina? Tanong niya matapos umalik sa babae na kasing edad lamang halos ng kanyang ina. Parang anak na rin ang turing sa kanya ni Mommy Tessie. Ano bang bihis eh? Nagsa-shower pa. Sagot na may kataba ang babae. Huh? Aba ay 4:30 na. Tumingin siya sa suot na relo. Baka ma-default kami. Hindi naman siguro. Malilista lamang kayo bilang huling player. Ano ang tawag doon? Anchor ho, mami. Usually eh, ang pinakamagaling sa team ang nalalagay roon. Pag may nalilate nga lamang na player, kahit hindi siya masyadong magaling, sa huli siya ililista para makahabol pa rin sa laro. Para tuloy siya ang lumalabas na anchor. Naku, ayokong maging anchor at nakakatensyon lalo na kung maghahabol. Mga 10 minutes lang naman sigurong imaneho ang mula rito hanggang bowlingan. Matatapos na si Christina, maupo ka muna at patitikamin kita ng aking binake na cake. Ang Christina talaga na ito, oh. Naiiling na sabi niya na maupo sa sofa. Kahilig maghahabol sa oras. Para namang hindi mo kilala ang kaibigan mo. Teka, dyan ka muna at kukuha ako ng cake sa kusina, ha? Tumalikod na naman si Mami Tessie. Nang bumalik ito sa salas ay dala na si serving tray, ang isang baso ng orange juice at isang platito ng chocolate cake. Kayo hong nag-bake nito? Tadang niya nang ibaba ng babae sa mesa ang tray. Oo, masarap daw, sabi ni Christina. Alam mo naman ako, mahilig akong mag-bake pero ayaw tumikim. Lalo akong tumataba eh. Oh, kain na. Kahit kamemeryenda lamang niya kanina, pinagbigyan niya ang babae. Nahihiya naman siyang tanggihan ito. Masarap nga ho. May kinopyahan ho kayo ng recipe? Wala. Imbento ko lang. Tumango siya. Tila nasisiyahang pinanood siya sa pagkain ni Mami Tessie. Kayo ho. Alok niya sa matanda. Hindi na. Nagmeryenda ako kanina eh. Sinabayan ko si Christina. Hindi yata kayo umalis ngayon? Pakikipagkwentuhan niya. Alam kasi niyang madalas na umaalis si Mami Tessie para magbenta ng alahas. Iyon ang matagal na ang pinagkakakitaan ng babae. Parang tinamad ako eh. Nakapagbenta kasi ako ng 2 malaking item nung isang araw. Doon ba sa suki kong mayaman na taga-tandang Sora? Kay Judge Kadehas. Ibinili niya ng pulsera siyang dalagang anak niya. Saka yung panganay eh niregaluhan naman ng kwintas. Di, malaki ho ang kinita nyo. Medyo, masarap kasing bentahan si Judge. Hindi tumatawad. Lalaki ho ba siya? Hindi. Pabiglang sabi ni Mami Tessie nang natatawa. Babae yun. Malapit na mag-retire sa pagiging Judge. Inubos niya ang natitirang chocolate cake at uminom ng orange juice. Uy, nabanggit nga pala sa akin minsan ni Christina na naiinis ka sa katulong mo at gusto mong paalisin, ha? Wag!
mahirap umanap ng katulong ngayon. Oo nga eh. Inaalala ko rin namang mas mahirap kung wala siya. Totoo iyon. Eh yun ngang si George, hirap din ngayong humanap ng kapalit. Sa umalis nilang katulong, magkapatid pa naman yun. Tiyak kong napakalaki ng bahay nila ano? Ah, oo. Kung di pinakamalaki sa subdivision nila ay pangalawa siguro. Mayaman sila eh. Kahit byuda na si George, professional naman ang tatlong anak. Yung bunso na nga lamang nag-aaral sa ngayon, graduating sa high school. Yung pangalawa ay kakagraduate ng engineering at wala pang trabaho. Lalaki yun. Ang sinundan niyang si Marisol ay branch manager ng isang insurance company sa Makati. At yung panganay, si Joaquin, ay abogado. Minana ang opisyon ng nasira niyang ama. Lilima lamang ho sila sa bahay? Oo, pero dahil nga napalaki naman sila eh, ang hirap i-maintain. Kaya nga naghahanap sila ng dalawa pang katulong dahil baka iwan daw sila ng natirang katulong sa bahay kapag nahirapan. Ano ho? Ika nyo, Mami Tessie? Natigil ang tanong niya. Ang sabi ko, pag nahirapan nyo kaisa-isang katulong nila ngayon, eh baka... Hindi ho iyon. Yung sinabi nyo bago pa yan? Aha, yung naghahanap si Judge Mercadejas ng... Papalit sa magkapatid na umalis sa kanila. Bakit? Wala ho. Baka lang ika ko may maitulong ako sa kanila pag nakakita ako ng maid. Sige nga. Tuwang sabi ni Mami Tessie. Itip mo sa akin at nang paminsan-minsan naman eh ako nang tanawan ni Judge ng utang na loob. Pag nakakita ka na maayos na katulong, eh yun na lang ang sa iyo at kahit si Isabella na lang ipamigay mo kina Judge. Sigurado ko sa kadesperahan nila ngayon eh, hindi nila tatanggihan maski medyo tatanga-tanga. Ika mo ang maid mong yun. Sige ho, sa Tandang Sora, ika nyo sila. Oo, sa Chera Bella Subdivision. Itinigil niya ang pinatututog na instrumental version ng Somewhere in Time sa kanyang CD. Hindi rin naman niya iyon ma-enjoy, na Paris ng dati dahil malayo ang iniisip niya. May kakatwang bagay siyang kanina pa kinukontemplate sa isip na paminsan-minsan ay nakapagpapatulala sa kanya. Bakit nga hindi? Sabi ng isip niya. Why can't I be a little adventurous? Wala namang mawawala. Kapag nahirapan siya, ay itigil lamang niyang bigla at presto, wala nang problema. Natatakot ba siyang mahirapan? Hindi ba't exciting na maranasan niya ang isang bagay na hindi pa niya nararanasan for the sake of authenticity ng nobela niya? Bigla siyang tumayo para magbihis. Ayaw niya mabago pa siya ng isip. It's either na pagbigyan niya ngayon ang kanyang binabalak o hindi na kailanman.